Shout out kay Patrick Ian Daus, Paula Meiko, Jebi Jan Resultay, Tirso de los Reyes, Romeo Blance, Francisco Jelbolingo, Amo Marlu, Rafkin Catalan, Edly Gomez, Aaron Pogi, Roman de la Cruz Agustin, Rico Serenado, Roger Moncal, Sniper Lem, Larry Pangilinan, Ronaldo Caakbay, Ronamano Javier, Arnold Salazar, Edito Calagi, Gabi Gonzalez, Ha Perez, Joe Marlising, Oliver Perez at Roland Paraso. Okay, sinabi ngayon ni Coach Yeng Giao sa isang interview na malapit pa rin siya sa may-ari ng Rain or Shine at sinabi niya na open rin siya doon sa posibilidad na bumalik dito bilang coach. Alam natin itong Rain or Shine noong mga ilang araw nang nakakaraan, actually ilang buwan na rin, napapabalitan na mukhang hindi satisfied ng management sa performance ni Coach Caloy Garcia. Dahil magmula nang pumalit ito kay Coach Yeng Giao, parang humina na ang Rain or Shine at naging parang nawala na rin yung identity at yung toughness nila. Medyo may mga question din doon sa trade na ginawa ng Rain or Shine kung saan pinalitan nila si JR Kinyahan kapalit ni Jay Washington na sa ngayon ay halos hindi na ginagamit. At meron ding mga nagsasabi na parang hindi rin maganda ang naging resulta ng pagkakawala ni Paul Lee pati yung mga iba nilang dating players katulad ni Jervy Cruz na isa sa mga mainstays noon ng Rain or Shine. So, ang tingin ng iba, mukhang nung nawala na yung tapang at yung angas ni Coach Yeng Giao, parang humina na rin ang Rain or Shine. Hindi pa natin masasabi kung babalik na si Coach Yeng Giao sa NLEX dahil may kontrata siya. Of course, alam natin ito si Coach Yeng Giao, binigyan niya ng magandang kontrata sa NLEX ng MVP Group. Pero hindi naman itinatago ni Coach Yeng yung kanyang pagkadismaya doon sa pagka-trade kay Poy Eram. Dahil sana ay magkakaroon na sila ng isang championship contender team kung saan nandoon si Poy Eram at si Kiefer Avena nangunguna doon sa kanyang koponan. Yun nga lang, biglang nawala ito si Poy Eram at ang nangyari, ito si Kiefer Avena na suspend pa. Kaya biglang humina ang NLEX. Nung pabalik naman si Kiefer Avena, na-trade na si Poy Eram. Kaya hindi tinatago ni Coach Yengga yung kanyang pagkadismaya doon sa sitwasyon na nangyari. Kaya huwag na kayong magtaka ayon sa mga ibang observer kung isang araw ay bigla na lang ito si Coach Yengga ay bumalik sa Rain or Shine at ang NLEX ay kumuha ng ibang coach. Ang susunod naman natin balita, maraming nag-i-speculate ngayon na ito si Garvo Llanete ay baka daw lumipat sa San Miguel Beer. Marami ang nagre-report ngayon sa social media na ang San Miguel ay hanggang sa ngayon na interesado pa dito kay Llanete. Noong mga nakaraang buwan may kumalat na reports na ang San Miguel daw ay te-trade si Paul Samar kapalit ni Garvo Llanete. Pero ito nga ay naudlot dahil nagkaroon ng pandemic at itinigil ang mga transaction sa PBA. Hindi pa natin alam kung kailan magre-resume itong mga transactions na to pero asahan natin na malapit na dahil yung mga practices at scrimmages ay tuloy na rin. Itong si Garbo Llanete ay isang point guard at shooting guard at ito ay malaking maitulong sa SMB para sa mga panahon na kailangan nila ng isang shooter. Of course si Terence Romeo, si Alex Cabagnot nandyan pa, pati si Von Pesumal. Pero makakatulong din pag nandiyan si Garbo Llanete dahil madadagdagan ng isa pang shooter ang SMB kapag kailangan nila ng tulong sa mga players nila sa poste katulad ni Motaw Tua at pagbalik ni Junmar Fajardo. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung anong mangyayari dito kay Paul Samar kung mapupunta siya sa Northport o kung mananatili siya sa SMB. Kung inyong maaalala, itong si Paul Samar ay napunta sa SMB dahil ni-request ng kanyang father na isa sa mga assistant coaches nito. Kaya, although ito si Paul Samar ay naging starter noon sa Blackwater, hindi siya masyadong nabibigyan ng playing time sa San Miguel dahil loaded yung backcourt ng SMB. Kaya sa tingin ng mga iba, mukhang mas gaganda pa ang karir ni Paul Samar kung mapunta siya sa Northport dahil magkakaroon siya ng playing time katandem si Robert Bolick. Ito naman si Garbo Llanete, magiging spark plug yan ng San Miguel Beer in case matuloy nga yung trade at malipat siya doon. At ang huli naman natin balita ngayon, marami pa rin ang mga nag-uusap tungkol sa Barangay Ginebra kung sino ba talaga ang pwede nilang kuning shooter. Alam natin ang main shooter ngayon ng Barangay Ginebra ay si Jeff Chan.